Alam nyo bang sanay mag-isa ang mga taong strong? So kapag may karelasyon kang strong, tandaan mong hindi kanya kailangan sa buhay niya, kundi pinili kanyang maging parte ng mundo niya. So kapag binaliwala mo siya, hindi yun kawalan sa kanya. Dahil kaya niya mabuhay nang mag-isa at iikot ang mundo niya kahit wala ka. Kapag ikaw palagi yung nag-e-effort, nag-text, or tumatawag sa inyong dalawa, isa lang ibig sabihin nun, hindi kanya ganun kamahal kagaya ng pagmamahal mo sa kanya. At hindi siya mag-e-effort dahil alam niyang palagi kang nandiyan, available para sa kanya. Kahit na alam mo sa sarili mong binabaliwala ka lang niya. Minsan, hindi din okay ang pagiging strong eh. Dahil sa kakatago mo ng totoong nararamdaman mo, iniisip ng mga tao sa paligid mo na okay ka lang kahit na ang totoo ay sobra ka nang nasasaktan. Palagi niyong tatandaan na mga taong strong, madalas, ngumingiti sila hindi dahil sa masaya sila, kundi para itago ang kalungkutan sa puso nila. Tigilan mo ngayon kakaastang mayaman, lalo na kung palagi ka naghihintay ng kinsenas at katapusan, tapos may pasta Starbucks ka pa, e alam mo naman sa sarili mong hindi ka nag-lunch para lang makabili ng grande. Tapos may pa-planner-planner ka pa, e alam mo naman sa sarili mong kahit isang page wala kang sinulat dyan, ano na-expect mo? Maayos mo yung buhay mo, mapaplano mo yung buhay mo, e kahit nga ikaw mo sa sarili mo, gulong-gulo ka na sa buhay mo, kahit ang tanan mo na yan, te. Kung naiinis ka sa mga post ng kaibigan mo sa social media, abay i-unfriend mo, i-unfollow mo, or i-block mo. Huwag kang mag-worry na baka sumama ang loob niya or whatever dahil ang peace of mind mo ay mas mahalaga kaysa sa mararamdaman niya. Ano to? Magtitiis ka na lang palagi na makita ang mga post niya nakakairita para lang maiwasan na ma-offend siya? Kung hindi mo masakyan ang mga post ng kaibigan mo, baka ang mali ay hindi ang friend mo. Baka ang mali ay ang friendship niyo. Lagi mong tatandaan, ang pinakamasugid mong tagahanga ay hindi mo kakilala. At ang pinakainis at galit sa'yo ay kakilala mo. Aminin mo man o hindi, pero yan ang katotohanan eh. Kung feeling mo pangit ka, lagi mong tatandaan that there is someone out there na mas pangit pa sa'yo. So find that person and surround yourself with jack of people. Dahil kapag kasama mo sila, ikaw ang pinakamaganda. Pinindot mo raw dito, mawawala ang sakit sa ulo. Pag dito, mawawala ang sakit sa puso. Ba't ang sakit pa rin, Doc? Lalo na nung nakita ko may bago na siya. Bakit?